Marami ang nagpo-post sa social media na ang pag-quarantine ay iniuutos ng Diyos dahil may ipinapakita silang mga verse na nakasulat sa Bible. Pag-uusapan natin ang quarantine hindi para kontrahin ito, maganda at mainam na solusyon ang pag-quarantine upang mahinto ang pagkalat ng epidemya. Pero kailangan nating maging maingat sa mga nababasa natin, lalo na't ang ginagamit nila ay ang salita ng Diyos. Minsan kasi, palike-like and share pa tayo. Nawawala kasi ang tunay na mensahe ng Diyos kapag pinaniwalaan ng mga nakabasa ang literal na pagkakasulat nito at ang maling interpretasyon sa teksto. Ang nais ko ay maipakita na ang bawat salita ng Diyos ay may mainam na kabuluhan para sa espiritual na buhay natin. Katulad nitong nakapost sa Facebook, ang sabi, quarantine is in the Bible, Isaiah 26:20. Basahin nga natin sa Tagalog. Pumasok kayo sa inyong bahay, bayang kong hinirang, at ang mga pinto ay inyong ipinid hanggang sa lumipas ang galit ni Yahweh. Gusto kong ipabatid na ang tekstong ito ay hindi para sa physical na kaligtasan natin, bagkos para sa espiritual na kaligtasan ng tao. Ang Isaiah 26:20 ay isang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Ganito sinimulan ang Kapitulo 26. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Juda. Ito ay isang awit panalangin na ipinahayag ni Propeta Isaiah. Sinasang-ayunan niya ang kapangyarihan ng Diyos sa sangkatauhan. Ang mensahe ay tungkol sa buhay ng mga taong taliwas sa Diyos at ang parusang nakahanda sa kanila. Gayon din naman ang magandang buhay sa mga taong umaayon sa Diyos. Kaya nabanggit ni Propeta Isaiah ang 26:20 dahil ang awitin ay kahalintulad sa mga pinagdaanan ng Israelita. Isa na nga dito ang karanasan nila nang tulungan sila ng Diyos na lumaya sa bansang Ehipto. Tignan natin sa Exodus 12:22. Ang sabi dito, kumuha kayo ng sanga ng isopo, basain ito ng dugo ng kordero at ipahid sa mga hamba at sombrero ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Nang gabi ngang iyon, lumibot ang Diyos sa buong Ehipto at ang bawat madaanan na walang dugo sa hamba at sombrero ng pintuan ay pinasok ng mamumuksa at nangamatay ang mga panganay na anak. Kung mapapansin ninyo, hindi ang pagkulong sa loob ng bahay naligtas ang mga panganay ng Israelita. Sila ay naligtas dahil sa dugo ng kordero na iniutos ipahid sa hamba at sombrero ng pintuan. Sa madaling salita, nakatingin si Propeta Isaiah sa panghinaharap na panahon na kung saan may gagawin ang Diyos na paghatol sa mga tao at ililigtas naman niya ang mga mananampalataya sa Kanya. Ito ay isang propesiya para sa gagawin ni Jesus. At kung paano maliligtas ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng Diyos. Ang kaligtasang tinutukoy sa Isaiah 26:20 ay para sa espiritual na kaligtasan ng mga tao at hindi ang pangpisikal na kaligtasan. Talagang naging mababaw ang pagkakaintindi at nawala ang lalim sa mensahe ng Isaiah 26:20. Natuon lang kasi ang tao sa kakayahan ng Diyos na mailigtas sila sa pisikal na pangangailangan nila, na isang tabi ang mas importanteng pangangailangan nila, ang pang-espiritual. Hindi nila nakita na ang mensahe para sa dinaranas natin ngayon ay ang pagtitiwala sa magagawa ng dugo ni Jesus sa buhay espiritual ng isang tao at hindi lang sa kagalingan o sa kaligtasan ng pisikal na buhay nila. Nakakalungkot po talaga na nagagamit ang salita ng Diyos para mas mabigyan halaga ang ating mga pisikal na kalagayan imbis na magamit para sa ating pang-espiritual na kalagayan.
Kung may pag-uusapan man tayong quarantine sa paggamit ng Isaiah 22:20, ito ay hindi ang magkulong tayo sa ating mga tahanan, bagkos ay maikulong tayo ng dugo ni Hesukristo. Katulad ng dugo ng kordero na nakapahid sa hamba at sombrero ng pintuan ng tahanan ng mga Israelita, ang dugo din ni Jesus ang magiging proteksyon ng mga mananampalataya. Hindi nakapahid sa pintuan ng ating mga bahay, bagkos sa pintuan ng ating mga buhay. Sabi sa Hebreo 9:22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at walang kapatawaran ang kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Sana naman pag-ibayuhin natin na maipaliwanag, lalo na sa ating pagpo-post sa social media, na ang kailangan ng tao ay kapatawaran ng kasalanan at pagkilala sa dugo ng kordero para sa kanilang kaligtasan. At ang pinakamabisang lugar para magpa-quarantine sa panahon ngayon ay sa ilalim ng dugo ni Jesus. Dahil sinabi din sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Mga kapatid, si Jesus ang ating kailangan. Siya ang ating kaligtasan, proteksyon, at hindi ang pagkukulong sa ating tahanan. Maging responsable tayo sa ating pagpo-post at nawa maipaliwanag nating mabuti kung ano ang tunay na mensahe ng salita ng Diyos. Maraming salamat at purihin natin ang Diyos.